tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Mahirap sabihin sa isang taong wala sa posisyon na madali lang ang pinagdadaanan sapagkat hindi tayo ang nasa posisyon na iyon. COVID-19 pandemic, kailangan na pagtuunan natin ng pansin din yung ating mental health, lalo na talagang yung mga changes sa buhay natin, sa trabaho, sa health, sa mga mahal natin sa buhay. Minsan, hindi na siya normal stresses of life, diba? So, yung iba, hirap maka-cope, okay? And yung iba siguro nagtatanong kung ano ba yung nararamdaman nila, normal pa ba? There are people that can easily say na, oh, ito, bipolar ito. So, hindi pala pwedeng ganun, no? I mean, may mga certain checklist, no, as we say, before we consider bipolar, yes, ang isang tao. Bipolar is a mental condition. Pwedeng maging factor sa mental health ng mga kapatagihan ay yung very high incidence of violence against women. Ito yung tinatawag nila ngayon na the shadow pandemic. No, na hindi shadow kasi hindi masyadong napapansin, hindi naka-cover ng media kasi ang focus natin na ay COVID-19 pandemic. Yes. Yun. Study, locally, ang mga health workers, 70% of them are women. So sila yung talagang na-expose sa COVID-19, yung at risk. Sila yung mga frontliners natin all over the world, no? So lalo na yung mga nurses, midwives, therapists, pediatric nurses, etc. So sila talaga mga ito nagaganap sa loob ng bahay. Yes. Wherein during the COVID-19, daw is the safest place is yung bahay. Diba ma'am, paano natin kaya, or sa mga... Kailangan mo ng tulong, so huwag mo hiya na humingi ng tulong, maghanap ng tulong. So ano ba yung kailangan mong tulong, kailangan detalye, yun na yung mga kamag-anak, kaibigan na maaari tumulong. Kasi kung ikaw, baka stress na stress ka. Opo. Yung gano'ng mga details. Ayan. So, meron pa tayong data. Mag-alot ka lang ng puro 5 minutes in a day to think about what you need to do. Ilista mo. Kung sa tingin mo, worried ka. O sige, mag-worry window ka 5 minutes. Okay? Pero, try your best na huwag mong patagalin, huwag mong mag-overthink kasi talagang pwede kang matalo ng pag-aalala, di ba, ng anxiety. So okay lang po ma'am, no, na meron tayong maybe reconnect or get in touch with some friendships na makalag-tape dahil busy ka noong wala pang pandemic. Another is to practice yung mood mo. Talagang low mood na siya for so many days, so many weeks, 2 weeks na yung ano siya, di ba? Parang indicator. Iba na yung naiisip mo, hindi mo na ma-perform talaga yung mga dati mong mga ginagawa, hindi ka na makatulog. Yan. So may tinatawag sa counseling na si Vlad. So ito yung depende pa rin sa bawat tao. Pero example nito ay, kunwari, maghanda ka lang ng listahan mo ng tatlong tao na pwede mong tawagan in case of emergency. So, ito mga tao na to, parang inform mo sila na, uy, may ginagdadaanan ako. Pwede bang ilagay kita dun sa emergency contact o na anytime na kailangan ko ng kausap for emergency reasons, ay tatawagan kita. Parang gano'n, sa safety plan. Pagka yung isipan mo, medyo hindi na maayos. So, tawag ka dun sa kaibigan mo. Tao na yun. Plan. Tao na yun. Maglabas ka ng, mag-unload ka siguro. Kailangan mo ng sounding board, etc. So, isa yun. So, another
the only escape that they do is to, sorry again for the word, but suicide. Dumadami. Mm-hmm. So from you, ma'am, I just want to ask, para din po sa mga nanonood sa atin. So, unang-una dyan, may maraming pwedeng gawin. Kailangan lang talaga hindi tayo maunahan ng takot. So, nasa bahay, no, talagang parang feeling mo nakakulog ka, wala kang lakas. So, kung may you know, if you have access sa phone, kasi yung iba wala din yung kinukuha ng kanila. Yes. So, kung meron kang access sa phone, sa internet, sa chat, yan. So, talagang importante yung seek help. Yan. Seek help, identify people who are in a position to help you in case of emergency. So, hindi kailangan na sarilingin mo yung problema. Tawag sa yung kapamilya and then mga kamag-anak. And then, matakot na mag-report kung kaya pa rin mag-report talaga. And then, yung nane-neglect na yung mental health. So, kung kayang tumawag sa mga tele-counseling, para din malinawan yung isip mo, makapag-isip ka ng strategy talaga kung paano makaalis din sa situation. Hindi ba katulong kapag merong tele-counseling. Ngayon, of course, merong extreme scenario na wala kang contact with the outside world kasi wala kang cellphone, yung access mo dun sa internet, wala, talagang wala. So, kailangan patatatagin ang sarili. You really have to rely on strength, courage. Okay. So, maraming paraan. So, yung iba talagang nagdarasal. Okay. Yes. Iba, so, yung spiritual nila, doon nila na-access ang kanilang spiritual courage. Okay. So, yung iba talagang meditation, talagang nag-iisip, logical, yung kanilang pagtingin muna din sa sitwasyon para makahanap sila ng paraan upang masolusyonan yung problema. Diba? Kasi kung mangibabaw na yung emosyon, syempre mahirap ng pag-isip ng diretso. So, talagang susubukan mo pa rin mag-isip ng logical para tutulungan mo yung sarili mo doon sa mga sitwasyon na sa tingin mo ganito. Mahirap makahanap sa labas. So, correct. Think muna. Sleep logically. Stay tuned for the next episode only here on Big Media.